Yes, hello guys. Yesterday, meron akong survey na ginawa. So, inilagay ko doon kung ano yung topic na pag-uusapan natin sa video na to. So, karamihan po ng nag-vote is about Bitcoin. Anyway guys, before tayo mag-start, ang price po ng Bitcoin as of now, okay? So, January 4, alas 9 ng umaga, alright? So, ang price po niya is 1.5 million or 1,566,444. Imagine nyo guys, na kapag bumili kayo nito na isang Bitcoin noong year 2010 na ang price pa lang is $0.10, gaano na kaya ngayon kung ikaw nag-acquire ng worth 5,000 pesos? So ngayon guys, hindi naman natatapos yan sa price na yan. Pwedeng lumaki at pwedeng bumaba. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Paano i-take advantage yung Bitcoin at paano kumita? So stay tuned. Alright guys, so ipapakita ko sa inyo ano ba yung laman ng video na to. Okay, para hindi po sayang yung oras nyo at para alam nyo kung ano yung pag-uusapan natin inside this video. Una guys, ang pag-uusapan natin, aalamin natin ano bang ibig sabihin ng Bitcoin. Ano ba si Bitcoin? Yan po yung unang nating sasagutin sa video na to. Para malaman nyo, kasi ang alam ko, nakikita nyo na yan sa Facebook nyo, may Facebook kayo, nakikita nyo na rin po sa YouTube, nagte-trending yan kasi ang laki po ngayon ng worth ng isang Bitcoin. Alright? At number two guys, ang tanong ng ilan, paano ba ako magkakaroon ng Bitcoin? Ako ay walang trabaho or ano ba yung ginagawa mo? Paano ako magkakaroon ng Bitcoin? Pag-uusapan natin yan. At kapag meron ka ng Bitcoin, paano naman ako kikita sa Bitcoin? Paano ba ako kikita dyan? Alright? At pang-apat, kung baka gusto mong magkaroon, eh saan ako bibili niyan? Pwede ba ako sa bibili sa palengke? Pwede ba akong bibili sa kaibigan ko? Yan, ituturo ko sa inyo saan ka makakabili ng Bitcoin or makakakuha ng Bitcoin. At syempre, kapag meron kang Bitcoin, ano naman yung risk? Ano yung pangamba sa Bitcoin? Meron ng Bitcoin. Ano yung risk dyan? Eh, baka maubos. So, pag-uusapan natin din sa video na to. At number 6, ang tanong ng iba, okay, eh, meron na akong Bitcoin. Eh, gusto ko nang ilabas. Ayaw ko na ng Bitcoin. Gusto ko nang maging peso. Pera yung gusto ko. Anong gagawin ko? Saan ko i-withdraw? Yan ang pag-uusapan natin inside this video. Alright? So ngayon guys, ang tanong na una is, ano ba ang Bitcoin? Okay, ano ba yung Bitcoin na yan? So, ginugle natin syempre. Or pwede nyo rin i-google. Okay, pero sabi ko nga, ipapakita ko na sa inyo, ano ba si Bitcoin? So, ito ay cryptocurrency, alright, invented 2008. So, 2008 pala siya nag-start. Oh, unknown person yung nakapag-gawa, pero pinapangalanan nila na si Satoshi Nakamoto. Pero hindi po yan ang real name niya yata, basta yan po yung alam lang nila. Okay? Ito ay na-release na open source software. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng open source software? Ito ay palang cryptocurrency na invented noong 2008, okay? At 2009 na release at ang gamit po ay open source software. Ito po ay hindi walang nagko-control, all right? Kasi baka iniisip ng iba, eh kino-control lang ng kwan yan. Wala pong nagko-control kasi open source software. Ano bang ibig sabihin ng open source software para alam din natin? Okay? Ang open source software ay isang specific na license para sa mga end user. So, ang magkakaroon ng license, ikaw mismo, halimbawa nagkaroon ka ng Bitcoin, okay, meron na ka ng license, ikaw ay end user ang tawag doon. Okay, so sana guys, naiintindihan nyo. Okay, so ang crypto, ang Bitcoin, wala pong nagko-control, decentralized. Pag sinabing decentralized, sabi ko nga, walang nagko-control sa Bitcoin. Alright, so nagbabase po yung price niyan sa tinatawag nilang demand, supply, okay, kaya nagbabago yung price. Okay, kung dumadami yung demand, syempre tumataas yung price. Pag bumababa yung demand, bumababa rin yung price. Okay, so mamaya pag-uusapan natin yan sa video na to. Alright? Okay guys, so nandito ako ngayon sa coins.ph ko. Ang tanong na pangatlo is, paano ako magkakaroon ng Bitcoin? Alright, so halimbawa ito na lang coins.ph muna yung gagamitin natin. So ito po yung mga, mamaya sasabihin natin, paano ka magkakaroon ng Bitcoin? Dapat guys, meron po kayong
a digital wallet. Okay? Ang digital wallet, pwede po yan yung Coins.ph, pwede po yung Abra, pwede po yung PDAX, pwede po yung Binance, Coinbase. Yan yung mga pwede dyan dito sa Pilipinas. Okay? Pwede rin po yung Trust Wallet. Pero ito na po yung Coins.ph para mas madaling intindihin. Mamaya tuturo ko rin sa Binance. Okay? Para magkaroon ka ng Bitcoin, dapat meron po kayong, sabi ko nga, digital wallet. So, halimbawa, ang Coins.ph yung gamit natin, ang dapat mong gawin is mag-fund ka. So, paano ba mag-fund para magkaroon ka ng peso wallet muna? Okay? Peso wallet muna. Nandito muna sa peso. Okay? So, magka-cash in ka lang muna. Okay? Gamit po yung mga outlet na meron pong partner kay Coins or pwede rin po Binance. Mamaya, ituturo ko rin yung Binance. So, pwede po natin gamitin yung Palawan kasi yan yung pinakamalapit kasi sa atin. Anywhere in the Philippines, merong Palawan. So, pwede po tayong mag-cash in at meron pong certain charge. So, kung gagamitin po natin yung Palawan, meron po siyang 20 pesos charge at saka 40 pesos yung maximum. Okay? So, halimbawa, nag-deposit ako yesterday ng 50,000, so meron pong 40 pesos. Pero kung mas maliit, 20 pesos lang or 30 pesos. Okay? The moment, okay, nandito na sa ating peso, yung kinash in natin, okay, there are two ways para magkaroon tayo ng Bitcoin dito sa Coins. Sa Coins muna tayo. Okay? Pwede po nating i-convert or pwede po tayong i-trade. Okay? Sa convert kasi, halimbawa, i-convert natin, okay, yung peso natin, halimbawa, meron tayong 5,000. Halimbawa lang, ha? Okay, ito po yung conversion niya sa Bitcoin. So, magkakaroon na kayo ng Bitcoin na 0.003-1306 Bitcoin. Yan na po yung magiging Bitcoin nyo. Bitcoin na po yan. Once na i-convert natin. Okay? Kaya lang, pag kinonvert natin, medyo expensive yung pagbili natin ng Bitcoin sa ganun. Okay? Pero yan yung easiest way para magkaroon po kayo ng Bitcoin to convert from Coins.ph. Yan po yung pinaka-easiest way. Pero hindi, para hindi komplikado, yun yung pwede nyong gawin kung ikaw ay beginner. Kasi kung di mo pa alam kung ano yung tinatawag nilang trade, eh medyo maguguluhan ka. So pwede nyo na pong gawin through convert. Alright? Although expensive, pero at least naka-experience kayo na nagkaroon ng Bitcoin. Itong Bitcoin, hindi po one ang pinag-uusapan dito kasi million po yung isa. 1.5 million po yung isa. Kaya, nakikita nyo, 0.003 yung 5,000. Kung 50,000, 0.03119024. Okay? Excuse me. So, yun po yung nagkaroon na po kayo ng Bitcoin. Ngayon, halimbawa, nandito na. Halimbawa sa akin ay meron akong existing na Bitcoin na okay, so 3,057 yung Bitcoin ko ngayon. Ang worth niya nandito 'yon. Kung coins niya na, okay, eh pero yun naman ito naman po yung amount sa Bitcoin, ito po yung worth niya sa pesos. Kung coins.ph. So sana guys naiintindihan niyo or nagkakaroon na kayo ng idea kung anong meron dito. All right? So ngayon ay ang tanong natin na susunod ay okay guys, so paano ba ako kumita sa Bitcoin? So you have already a Bitcoin. Now, the question is, paano ako kikita ngayon sa Bitcoin? Eh, meron na akong Bitcoin, Mark. Paano kikita yung Bitcoin ko? Ito yon. Okay, so halimbawa, yung existing price ngayon is, halimbawa, ito yung Bitcoin ko na. Okay? Ang first way para kumita po tayo, okay, para makita nyo, ha? Okay? Kapag yung price ng Bitcoin, right now, okay, so, you have already existing Bitcoin. So, let's say, meron kang 5,000. Kapag yung price ng Bitcoin, okay, tumaas. So, alimbawa, bumili ka is 1.5 kanina lang, di ba? Okay? 1.71. Kapag ito ay tumaas, sabihin na nating 1,600,000 at ibinenta mo, kumita po kayo. Alright? So, nakukuha nyo po yun. Kapag tumaas po yung price, halimbawa, bumili kayo sa worth na ang Bitcoin ay 1,571,000 at lumaki. Okay? At ibinenta mo sa price na 1,600,000, meron po kayong certain kita. Yung difference po noon, yun po yung kita nyo. Okay? So, ang tawag doon, ang strategy sa Bitcoin is you have to buy low, bibili ka ng mababa, and ibebenta mo siya ng malaki. Yan po yung trading na tinatawag. Trade, ipinapalit. Okay? Okay, so buy low, sell high.
Okay? So, yan po yung pwede nating pagka... So, basic lang muna yung pag-uusapan natin. Now, if you want more about trading, okay? So, meron din akong YouTube channel about trading. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay? Yun po yung isang paraan paano kumita sa Bitcoin. You buy low and you sell high. Bibili po kayo na mababa yung price ngayon and then ibebenta nyo siya kapag lumaki or ano yung price na gusto nyo. Alright? So, sana guys, nakukuha nyo na. Medyo nagkakaroon na kayo ng idea about Bitcoin. Okay? So, para lalong-lalo sa mga beginner. Ito ay hindi sa mga kuhan na, hindi yung mga timer na. So, dapat yung mga beginner lang muna. Okay? So, para magkaroon kayo ng idea. Okay, ngayon guys, papakita ko muna sa Binance muna paano rin magkaroon ng Bitcoin kapag Binance yung gagamitin natin. Okay guys, so nandito ako ngayon sa Binance. So paano ako magkakaroon naman ng Bitcoin dyan sa Binance? Okay, so ito ay isang platform wherein nasa ibang bansa yung main office nito. Okay, at ito ay mas malaki na company compare sa Coins.ph. Okay, nga lang ito ay pwede rin po tayo dito. So, kung wala ka pang account sa Binance, meron po akong description dyan, yung link para makapag-create po kayo ng account sa Binance. Free po yan para mag-create po tayo ng account dito. Okay? At meron po akong guide paano po kayo mag-create ng account. Dito guys, so para magkaroon ng crypto, click nyo lang po yung buy crypto. Okay? Then, pwede po natin gamitin yung credit card at pwede rin po yung P2P or peer-to-peer. Okay? So, basic lang po yung pagbili dito. Madali lang po yung pagbili dito sa Binance. So, ganito lang siya. Kasimple, guys. Dito, okay, nandito po yung mga merchant or mga advertisers wherein pwede po tayong bumili. So, first, okay, bibili muna tayo ng pwede pong USDT or pwede po yung PHP. Okay, so pwede nating baguhin po yan. Gusto nyo. Okay, so, alimbawa, ang price po ngayon ay 40 per... bibili po tayo ng USDT pero yung price ay nakikita po natin na 48 lang po. Mas maganda po dito bumili. Bakit? Okay? So, pwede po tayong bumili gamit po yung ating bank transfer. Pwede rin po through GCash. Okay? Pwedeng bank transfer. Kung bibili po kayo, click-click nyo lang po itong buy USDT. At dito guys, check nyo po kung itong merchant na to is completed ba yung mga pinagka-cash in nila. So, 96%. So, 526 order. Click nyo po yan. Hanap po kayo ng mga talagang mapagkakatiwalaan. So, ito po yung limit niya. 1,000 to 50,000. Pwede po kayong mag-cash in dito. At, okay, kapag nakabili na kayo ng USDT, ganito po mangyayari, guys. Okay, dito sa fiat or dito sa wallet nyo, makikita nyo po yung USDT. Alright, so, parang sa akin, makikita nyo ngayon, meron tayong, okay, wait lang natin. So, mangyayari guys, kapag nag-encash po kayo, halimbawa 50,000, mangyayari nandito na po sa USDT. Okay, so ngayon, kung gusto mo magkaroon ng Bitcoin dito sa Binance, i-click-click mo lang itong Bitcoin, BTC, okay, and then, trade nyo lang po. Dito, pwede rin po yung convert, or pwede rin po yung trade. Dito guys, mas mura yung pagbili natin ng Bitcoin compare sa coins.ph na convert. Pero ito, medyo mas technical nga lang siya. Okay? So, mas technical. So, kailangan talagang pag-aralan din. So, meron tayong mga free training kung paano yung tamang pag-trade, ganun, dito sa aking YouTube channel at sa aking isang YouTube channel. So, ilalagay ko rin po yung Mark Christopher na YouTube channel ko. It's about all trading. Alright? So, dito, papakita ko sa inyo. Okay? So, dito, ang mangyayari ay nandito po yung USDT nyo at bibili po kayo ng Bitcoin. So, pwede nyo pong ilagay yung price na gusto nyo. Halimbawa, mas mababa, pwedeng limit, pwedeng market, pwede pong stop limit. Then, pwede nyo pong ilagay kung ilang yung Bitcoin na ilalagay nyo, then buy BTC. Yun guys, magkakaroon na po kayo ng Bitcoin. Pag binili nyo na mas mura, and then pwede po nating ibenta. Halimbawa, 33,000 ngayon, US dollar yan. Okay, and then we sell it in 34,000, meron po tayong kita sa Bitcoin. Right? So, ngayon ang tanong ng ilan. Eh, paano ko ngayon i-withdraw yung kita ko na yan, Mark? Okay? So, paano ko na i-withdraw? So, halimbawa, dito. Okay, dito muna tayo sa coins. Paano withdraw? Simple lang din. Okay? So, pwede. Halimbawa, ito yung pinaka-easiest way muna tayo. So, basic lang. Okay? So, nandito na sa Bitcoin mo. Siyempre, pwede mo rin i-convert yan sa peso. Hindi mo pwedeng i-cash out or withdraw na nasa Bitcoin. So, i-convert mo yan or pwede mong i-trade. Dalawa lagi yan.
Pwedeng i-convert or pwede pong i-trade. Pag-convert, medyo expensive. Medyo mababa yung price ng Bitcoin mo. Pero pag-trinade mo, makokontrol mo yung price. Alright? So, halimbawa, dito, convert muna tayo. Kasi ito yung easiest way. So, magiging peso yan. So, halimbawa, ito yung Bitcoin kong available. 0.00199579. So, mangyayari, 3,000. Click ko lang yung convert. So, magiging peso na po yan. Halimbawa lang siya. Okay? So, mangyayari ay nandito na sa aking PHP. Now, paano ko na i-cash out para maging pera na yung pera ko sa Bitcoin? So, dito. So, coins muna tayo. Okay? Kiklik lang natin tong cash out. Okay? So, ang good thing guys ay pwede, napakarami po yung paraan para maging cash po yung Bitcoin natin. Pwede po sa LBC in 10 minutes. Palawan by 6 PM. Cash pick up 10 minutes. Pwede po yung banks. Okay, through BPI and lahat ng mga banks, e-wallet, using GrabPay, InstaPay, GCash, pwede po yung mga remittances, cash card. So, napakarami pong paraan para may cash out po yan. Alright, so, sana guys nasagot yung papaano ilabas yung Bitcoin ko. Okay, now, ang next thing na tanong is, ano ba yung risk? Ano ba yung pangamba ko dyan sa Bitcoin na yan? Okay, so ano ba yung mangyayari kapag meron akong Bitcoin, pwede bang maubos lahat yung pera ko? So, ito yung sagot dyan. So, let's say, nandito ka ngayon sa Bitcoin. Okay? So, yung price, halimbawa, bumili ka ng price na 1,571,000. At, nangyari ay, after 1 month, ang presyo na ngayon is 1 million na lang. So, ano yung pangamba doon? So, pwede yung fund mo ay maging 50% na lang. So, halimbawa, 3,000, naging 1,500 na lang. Kung ibebenta mo siya. Pero kung hindi mo siya ibebenta, okay, hindi ka loss. Okay, walang loss doon hanggat hindi mo ibinebenta. Pag ibinenta mo at kinonvert mo na sa peso sa price na mababa, doon ka lang nagkakaroon ng loss. Tatandaan nyo yun guys. Doon ka lang nagkakaroon ng loss kapag ibinenta mo. Kapag di mo ibinenta, wala po kayong loss. Alright? So, ang mangyayari guys, pwede rin bang maubos lahat yung fund mo? Yes, pwede rin po. Okay? Kung hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya mayroong mga free tutorials para matutunan nyo po yan. So, meron din sa aking YouTube channel yan. Alright? So, ngayon guys, ay yun po yung mga paraan para yun malaman yung risk ng cryptocurrency or sa Bitcoin. Okay? So, at syempre, mag-ingat po kayo sa hack. Pwede nilang ma-hack yung account nyo. Syempre, mawawala po yun pag na-hack nila yung account nyo. Okay? So, pwede ko bang ilagay lahat yung pera ko dyan sa Bitcoin? I think, hindi guys, hindi nyo pwedeng ilagay lahat. Kasi, sabi ko nga, manage nyo talaga lagi yung risk. So, dapat na ma-manage nyo yung risk para, kumbaga, hindi nyo lahat ilagay yung pera nyo sa isang basket katulad nito. Okay, pero kung ikaw ay have experience, knowledgeable naman, it's up to you. Okay, pero sabi ko nga, hindi yung buong kabuhayan mo ilagay mo dyan. Kasi pag yan nagbumaba, syempre kalahati noon bababa rin. Kung ano yung natitira, yun lang pwede yung i-encash. Alright? So, ang Bitcoin guys, anytime pwede rin po natin i-encash. 24 hours, 7 days a week. Pwede po yan. Okay? So, sana guys, itong video na to na aking ginawa ngayon ay nakapagbigay sa inyo ng kaalaman. Nagkaroon sa inyo ng knowledge pagdating sa Bitcoin. Para habang nakikita nyo po dyan sa mga Facebook wall nyo, sa mga kilala nyo nagpo-post about Bitcoin, alam nyo na anong meron kay Bitcoin. Although hindi pa ito extensive yung training, pinakita ko lang yung parang ano ba yung konting kaalaman pagdating sa Bitcoin. So once again guys, thanks for watching. And guys, huwag nyo kalilimutan na i-click yung most recommended na business ko online. Okay? So thanks for watching.